sign ng blacklist kasi alam nila Action Jackson talaga ang ano eh. Usually naman usually naman kapag Esmeralda Uranus ang matchup, they just go for the Avarice din. Mm-hmm, mm-hmm. Kinukuha na lang nila yung Avarice. And they know na magiging stalemate kasi yung ano eh, yung laban. Yung lane. Oo. Na parang nasa patas lang sila. So, kung kinukuhaan mo ako ng gold, kung nakukuha mo ako ng gold at ako wala akong Avarice, lumalamang ka. Oo. So, pantayin natin. Kapag naglapit tayo, even trade. In other words, even trade. Ano to? Oo. Mutually beneficial. Ah, yun pala. Oo, mutually beneficial. Ah, maganda yun. Oo. Parang parasitic siya, pero mutually beneficial. I like it, I like it. Avarice, ladies and gents, para sa... sa side laners ata yun, sa dalawang side laners. Ang ano ko dito, ang prediction ko kasi dito, with the last pick, Harit, pag hindi nagawa ni Grid yung trabaho niya sa Nakagura, I think late game, Blacklist International will win. Yeah. Ikaw. It's all about Grid dito ngayon and how he controls the setup. Nasa kanya yung bola dito. Parang he, siya, oo nga, eh siya na, eh, no? Nasa kanya yung bola dito. Kagura eh. Clearly, walang pang-hold dito yung mga kasama niya. If he ever gets the burst dito para kay Harith and nag-follow through yung kanyang mga kampe, which is very easy kasi isang mountain shocker lang naman yan, that's going to be their go time. Pero kasi kung siya ang ma-shutdown dito, I just feel na sobrang free reign. Yeah. Ng Harith. Kasi kung isipin mo, meron pa ding times journey yung kabila eh. So, kailangan mabilis ang paghuli nila dito ng kalaban. Yun din eh. Yung classic Harith-Diggy combo na madalas din nating nakikita ng mga previous seasons. You can put auto-alarm bombs inside the Zaman Force. You can set up the Zaman Force with the reverse time. No, ang dami rin nilang pick-up potential. And knowing Blacklist International, they tend to protect full clip as much as possible. And then yung side lanes nila, Edward and Aqua is also doing fine with their lanes. Diba? Manning up to KLBJ and to Kiluwash. So I think Aura PH, they what they need to do is to don't underestimate Blacklist right now kasi it seems like ako ha, pabor ako sa kung anong merong arsenal ngayon. Ang Blacklist International. Three boots set up. Agad. Ang Aura PH dito, Butters. So, interesting sa akin na focusing mark yung kinuha dito ni Dexter. Like, gusto niya talagang palambutin lang dito sila Rafflesia. In a sense. Pero nakita mo kung paano siya pinalo ni Rafflesia doon. Alam mo yung tunog na yun? Yung pagka, medyo, tunog, na, pagka medyo napalo ka ng ano, galon ng tubig. Oo, sakit eh. Ganon yung tunog. Yung ano yung tunog? Pug! 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 Parang ganon. Dalawang tunog eh. At pero gumagala na si Greedy. Meron pakiramdam. Ano pakiramdam mo? Na yung Blacklist International, binibait nila yung Hilda pick. Kasi hindi naman to yung type ng Diggy na sacrificial eh. Yeah. And sa totoo lang, double-edged sword ang sacrificial Diggy. Oh, and man. If you would look at it, yung Aura PH kasi dito, alam naman nilang hindi na mag-sacrificial Diggy to. If you would look at their lanes... What? Uy, pumaka... Uy! Uy, na-mountain shocker! Big Papa G! Wow! JP sinaktuhan yung Mountain Shocker. Nag-call si Grid. Sabi niya, oh, Mountain Shocker mo. And man, Big Papa G, Grid. Getting the first blood, let's look at full clip kung meron ba siyang orange. Okay, nakuha ni full clip orange. But it's okay. Kasi orange buff yon para sa aura and first blood. And mind you, Grid is a support. There you go, that is the kick. On to full clip. Wala kang protection ngayon. There's no time. Journey. Aura PH making the plays in the mid lane and controlling the first 3 minutes of the game. Reset ngayon ang laro. We're now waiting for the next buffs to come up. 42 seconds in the third. Let's look at the Gillette instant replay, Butters. Kung nakikita mo yung position niya dito, he just goes in almost actually stealing that orange buff din. Yes. If nakuha pa siya ng orange buff doon, na-deny niya pa yon. Yes. That's going to be a big blunder for the side of Blacklist International. But luckily for them, it did not happen. And oh, double kill for God. Aqua. And it's the Aqua Show on the top lane. The Aqua Show. Anong oras na? It's summer time. It's Aqua Show time. It's Aqua time. 2-3. Outplaying Greed. I think Greed, akala niya siguro ubos ang mana ni Aqua. But again, the more na lumapit ka doon sa Stardust Dance, the more na masakit. And Aqua just distancing himself well
kahit na social distancing ngayon, na-shoot niya pa yon. Kaibigan Butters. Level 3, level 5 na si Aqua. Again, another round of bops para kay Full Clip. Parang kahit namamatay si Full Clip, okay pa rin eh, no? Ang Blacklist International. The thing is, Aura PH dito, they're just having a hard time dealing with the heroes lang dito ng Blacklist International because the magic damage just way too high. Oo. Nandiyan si Dexter pa rin eh. Naka-focusing mark pa siya. Oo. So, ibig sabihin ko, sino makapitan niya dito, it's almost always going to be a burst for Full Clip or yeah, for Aqua. And the Kagura and the Yishun Chin is squishy. Ayun na nga yung Fatal Links on 2-2. Where's the counter? Go! Yun yung Falling Star Moon. Mega kill. Nakuha pa rin. It's what time is it? It's Aqua time. Nakapatay pa rin dito si kaibigan JP. Pero umiikot na yung Digi habang yung Traceless out ay di naabot. Replesha ang matitira dito. Edward kumakagat pa rin ng kanyang sights. Buhay pa rin si Full Clip dito. Pero yun yung Psionic Blades na meron si KLBJ. But still, Aqua. Second Falling Star Moon. No need for mana. Pindot lang ng first kill. Pero si KLBJ, ganun na din. Kiluwash and KLBJ. Running up, pero Kiluwash. Okay. Split second decision making, ladies and gentlemen. Kiluwash, what a monster. Aura PH done. They won that fight. Mena, akala ko panalo na ang Blacklist International pero buhay pa pala si Mr. 5 Minutes. Now almost with this BOD under 5 minutes din. 5 minutes BOD. Low race lang, Lods. Op. Pero nadali siya. Hindi pa na buo na delay. Naawan pa. Buo na sana yun kung buhay siya. Buo na yung 5 minutes BOD. Oo nga eh. Low race lang. Kids lang, sir. Oh my. By the way, Blacklist International, Aqua actually did a great job on the flank. But then again, with the outlay of Aura PH, nakuha nila yung top lane. This means, dito na magsiset up yung Aura for the turtle take. Kasi pwedeng may mag-push na dito sa top. Magpipersa ngayon, mag-depensa ang Blacklist International. Kukulangin sila sa laban doon sa Turtle Butters. Well, 5 minutes pa rin. 5 minutes pa rin eh. 5 minutes BOD. 5 minutes BOD pa rin eh. Wala. Matik eh. Tapos, basta 5 minutes, yun na yun. May low item, 5 minutes, low race. Low race, kids lang, sir. Let's go, there you go. That is the turtle coming in now this game. Now this is a problem for Blacklist International. Eson now with the Fatal Links. Summon Force, pero sino target dito? Raflesha, nagtatago lang. That is the passive of Full Clip going in. Ying yang overturn para kay Dexter. Dexter, mabubuhay pa with the time journey. Pero yung zone ay mapupunta pa rin sa Aura PH. Habang naghahabulan dito si Aqua at si Mr. 5 Minutes Kiluwash. Aqua trying his best to land in the damage. Sumubok pa si Edward mag-steal dito. It's still Aura PH. It's still an even ball game. Pero ang kate pa rin talaga ni Kiluwash and JP. And JP putting himself in front of danger. Tinake down yun na lang yung turret na yon. Risky yun, ha? But that means open na yung jungle dito ng side ng Blacklist International. Yes. Ito na, pinapalo na ng water container, bro. Ito na ang pagbangon ng Aura PH on this game. Blacklist International, parang hindi nila makuha yung type ng play na gusto nila with this Diggy. Sakit! Ang kate. Kate nung kate. Mountain Shocker. Ang kate din nung poke ni Jumong. Oo. Yung Mountain Shocker at saka yung Blood Floods. Mm-hmm. Uy, muntikan pa nga si Kiluwash. Nice call. Ang maganda kasi dito sa sa Yishun Shin, the more na meron kang physical attack, mas sumasakit yung Mountain Shocker dun kasi nag-skill yun eh. Yeah. And hindi mo siyang ginagamit pang pang burst, ginagamit mo lang siya pang poke eh. It becomes a tool to actually take down people into the late game. Oo nga eh. But right now, considering na yung success ng meron dito ang Aura PH, it's a damage output skill. Not enough to kill someone, but still, the idea is there. Yes. And hindi maland actually ng Blacklist International dito yung gusto nilang wombo combo on their side. The Falling Star Moon, Fatal Links, Zaman Force. BOD? BOD na. Si kaibigang JP. Here we go. Mountain Shocker ulit dito sa batang orange pa. Full Clip. Pumapok dito. Ooh! Blood Floods. Pero Full Clip with the Retribution getting that orange. Butters, 17 seconds sa ating turtle. Paano masiset up ng Blacklist International kaya to? Okay. So Blacklist International, they cannot afford to give up itong turret sa may baba. If they ever do, then that means
They're just going to give free reign over their jungle. Yeah. Pumapasok na lang sila JP dito and this might be the start of a comeback pero Purify. Ang hirap, mahirap maglaro ng Atlas kapag naka-purify ang kalaban mo, lalo na't may traceless pa na may mini purify din. That mechanic para sa Aura PH is helping JP to survive the stunts from Esson. Perfect initiation from Esson. And then again, purifies. Kailangan natang tipirin ni Esson yung kanyang ultimate. There you go. Mountain Chunker once again. Esson, wala siyang ultimate dito. Siya na pumula. Flicker out. Ganda ng pwesto ni JP. Ang ganda nga ng pwesto ni JP. Pero mukhang mas maganda ang pwesto ni Full Clip. Huli ka ngayon, JP. Nice targeting mula kay Full Clip. This is a huge outplay for Blacklist International. Pero mukhang mawala ang digi dito. Boy pa rin si Nakiel BJ. At nandito na naman, Mr. 5 Minutes. Sinipapapalik. Si Full Clip. Aliyup. Huli ka, Full Clip. Para kay Kill Luwash. Ako pa rin ang 5 minutes kay Luwash. Another counter jab for his team, Butters. From ang ganda ng pwesto niya, from JP Takbo to JP Takbo, to, not from, to JP Takbo. Edward dito is the next target. Kay Luwash, masyado siyang madaming item dito. Has the endless battle. Pero masyado na rin madaming tao dito sa side of Blacklist International. Masyado kang malalim kay Luwash, sabi dito ng Blacklist International. But the Mountain Shanker is also there to help. Ooh! Full stacks! Raplicia getting that revenge kill. Ang sakit ng slows. Tag mo yung counter goes. Tag mo yung idol mong palong-palo. Si Raplesha yun. Si Raplesha yun. Itag mo na siya ngayon. Si Raplesha yun. At mukhang palong-palo din si Aqua. Si Aqua kanina pa eh. No? Kanina pa? Ulting ML na ML. Ulting ulti eh. Alam, eto ha. Si Aqua dito is still doing a great job. This guy is consistent. Yes. Consistency is key. Pero he surprised us with that certain consistency dito. Aura PH, hindi... Alam mo, hindi natatalo basta-basta ang Aura PH sa lane. Hindi talaga. Yung pero tinalo niya sa laning stage yung Aura PH dun sa may top. Dalawa pang hero yung ina-outplay niya. Ang mahirap kasi dito, sa Blacklist International, their ultimates way too high cooldown eh. Masyado rin silang nagde-depend eh. Sa ultimate nila, kailangan ni Full Clip ng Zaman Force. Kailangan nila yung Fatal Links. Meanwhile, yung Aura PH, kailangan lang sumapak. Kailangan lang mag first skill, second skill. Even yung time journey, kailangan nila. And I think yun yung nagiging sacrifice sa Diggy. Without the time journey, what can you do sa team fights? At sa totoo lang, ina time journey mo lang dito yung Cho or yung Yin Yang Overturn. And after that, there's no big team fight ulti na inaabangan dito yung Aura PH. And at times, sa mga ganitong oras, ginagamit ni Kilowash yung ulti niya just to take down Edward and the others. Yin Yang Overturn is there pero nagawa nila yung pakay nila, Manjin. They don't basagin care. Lang. They got the turret. Basagin lang. Wala nang Cotrant Inferno. Aura PH is still saving the Lord attempt. Still controlling every lane for them to set up on that big chunk of an objective. 11 minutes in. Magkakakitaan dito si Nakiel BJ. Esson, perfect match out. Kiluwash will pop another shield. Pero ayun na yung full stacks. Boom. Napakasakit, Kuya Eddie. Mountain Shocker for the vision. Who's gonna die? Esson falling low. Lumipad ng kanya perfect match. Edward actually namatay na sa bottom lane. Look at this. Si Kiluwash. Ito na naman yung trabaho ni Kiluwash talaga. Bayad na bayad. Mr. Pantin. Ang daming nangyayari para sa Aura PH sa mga iba't ibang sites ng mapa. Kompleto eh. Umiiwas po soy sila dun sa 5-on-5 full-on collision. Well, may Atlas yung kabila eh. Oo. And hindi nga maland ni Esson eh. Even though Esson is pulling off yung mga perfect sana ng mga Fatal Links. Oo. Ang nangyayari, daming TP. Dami ang naman. Ang nangyayari, no? Napi-flame shot or napi-purify. And this is the thing about Flame Shot. It's the ultimate Swiss knife. Ika nga nila for a support. Yes. You have damage to steal. You have damage to execute. Uh-oh. You have ways to push back people. And ang baba ng cooldown. Ang baba ng cooldown. It only takes 60 seconds. Oo. At eto na. Kulang na ang pinipindot ni Grid. Mga kaibigan, ang kulang talaga pinipindot ni Grid. Dati si Kill BJ lang kulang pinipindot. Pati pala si Big Papa G. Big si Papa Big Papa G. Hindi naman tatawagin Big Papa G yan kung hindi gagawa ng Big Papa moves yan. Oo nga eh.
Ah, si Kildo, no? Uy, 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 naku, lalim nito, ha? Oh, jabated! Oy. Grabe naman, nagka-jabated na nga mga Bobby Tricks. Pero nasa gitna dito si Paring Lupresia. Tumama dito ang Mountain Chunker on 2-2. But walang pakialam dito ang Blacklist International. Yingyang overturn na tama ngayon kay Aqua. Pero nagsasaikuan lang. The main target was the tower. At hinintay dito yung Lord. Ang perfect ng timing nung pasok ni Grid. Hindi siya tinamaan dito ng Falling Star Moon. At mga magkakapasok na, yung Lord is on half health. Pero nandito si Nerflesh, a flame shot once again. Hirap na hirap na ang Blacklist International. Tumitipin na lang ang Aura PH. Naglalabasan na ng mga stickers. Naku po, Blacklist, where is the setup? Where is the Fatal Links? Wala pa rin. Kaka-cooldown lang. Kailan masiset up yan? Ayun na! Tinamaan ang isa! No. May Zaman Force. Ito na yung Combolicious, Combolicious. Pero kay Luwash, tinatapos ang game. Nakapatay ng isa dito ang side ng Blacklist International. Pero ayun yung counter go with the Yingyang overturn. So may Traceless Blood Bloods, normal critical. 15-12. Blacklist International, the ultimate Edward? Team is, but kay Luwash is here. Kay Luwash! Oh, time journey to protect. Hindi umabot yung damage. Time journey to protect. Everyone, full clip and Blacklist International breaking the code. Huli ka ngayon. Synchro Vision. Tapos ang mission. Depensang Blacklist. Para sa Blacklist International, Dexstar still falling low. KelBJ, hindi mo ka basta-basta mapapatay ang isang Uranus. Oh my goodness, KelBJ. Oh my goodness. Si KelBJ dito binibigyan sa Aqua ng sobrang daming armor. KelBJ, can he get out? That's the question. Parang Manjin, hindi na kaya. Kakayanin ba? Parang buhay hindi na si Kaplisha. Oh, kinaya. Sa sobrang tagal nun, ang dami ng pinindot ni KelBJ. Oh. Kulang yung second skill. Kailangan habang tumatakbo siya, nag-sticker. Kailangan nandun si Full Clip. If they don't have Full Clip, I don't really think that they can take down etong si KelBJ at this point. Level 15. Greed dito. They're trying to take down Aqua. Napakahirap. Eson. There you go, another Mountain Chunker. Mukhang mapapalaban nata ulit dito ang side ng Blacklist International. Rafflesia coming in with the 3 strikes. Huli ngayon ang ultimate si paring Eson. Ooh, nalakpa siya. Nahuli yung octopus. Nahuli octopus. Doon sa ano, yung yung overturn. Mm. Kahit mag-perfect match ka. Kahit mag-perfect match ka. Ito pa, men. Meron pang isa. Kapag ni-reverse time mo. Yung octopus. Yung ano, si Eson o yung Atlas na naka-perfect match. Babalik yung Octopus. Naka-ejected. Oo. Babalik si Octopus doon sa posisyon nung armor. Oo. Yung Octopus yung talaga si Atlas, di ba? Oo. Yung armor lang. Armor lang yun. Oo. Parang ano yan, scuba gear. Scuba gear, oo. Para siyang si Krang. Oo. Ng Ninja Turtles. Oo, tama. Ayos ba yun? Oo. Kinento lang ng tito ko yun. Paramdam ko, Manjin, halatayong edad eh, si Krang. Binento lang ng tito ko yun, man. Noong panahon na yun. And okay, si Eson dito nakakuha na siya ng kiras. KelBJ and the others, they're doing their best. Habang si JP dito, bayad na bayad, trabaho lang, walang personalan. Uh-oh. Eson will get information na naglo-lord sila ngayon. Will there be a contest? That is the question. I-reset muna ni JP dito. He knows na hindi maganda pwesto niya dito. And Rafflesia, Eson, pumasok na naman. Tingnan natin kung may enough damage ba. May kiras yan, pero mapapagamit ng flaker. Parang kaya pa makambak. Nako, si Eson dito. Nadelikado yung pwesto. Ang bilis ng octopus eh. Vinegar pusit. Ay! Flame shot! Dinamis. Okay. Flame shot. Heavy machine gun. Enemy chaser. Na enemy chaser eh. Oy. Ay, naku. And they don't have their initiation. Meron silang pampigil, pero wala silang pang-steer. Tinan mo yung ginagawa ni JP, single-single, double-double. The ultimate dance move. Oh. Kapag on getting the Lord, Blacklist International trying their best to negate that Lord take. Nakuhaan pa sila ng purple dito. Mahihirapan na naman silang dumipensa. Kinulang lang ng damage si Kiluwash kanina, pero mukhang eto na ata ang huling alakak, Butters. Ang huling sayaw. The Defense of the Last Samurai, ika nga nila. Tanda mo na, Butters, ha? The Defense of the Last Samurai, ha? Oy, mga ito ng tito mo yan, ha? Oh, naman. Oh. Binabati ko mga tito natin, si Jerry Ocampo, si Alvin Beltran. Ayan. Diyan ka na ba? 17-14.
Aura PH, hinihintay na lang nila. Tsaka ano, lahat ng anak niyo, lahat ng anak ni Buseri, shoutout sa inyo. Joshua Ocampo. O sila Jerry. Men, defensang Marino what? Para sa plano. Sige, lumas! Thunder Alexander, tinapos! Ay! Wala siya! Hunter. O Hunter Alexander, kahit anong gusto niyo sabihin doon, pwede naman, pero Aura PH, they still got the victory. At si Ren.